Kabayan, kamusta? Welcome back sa ating channel. And for this video ay pag-usapan natin si Pag-ibig Regular Savings o si P1 at saka si Pag-ibig MP2. So ito yung mga katanungan, okay lang ba na hindi na mag-contribute sa Pag-ibig Regular Savings at mag-focus na lang sa MP2? And yung other question is, may dividend pa rin ba ang MP2 ko kahit hindi ko nahulugan ang P1 ko? So first of all po ay alamin natin kung ano ba yung P1 at saka yung MP2. So yung P1 po ay yan po yung Pag-ibig Regular Savings or yung Pag-ibig Membership Savings natin. So si P1 po ay mandatory ng ating government at ang minimum po dito na contribution is 100 pesos per month kung ikaw ay may trabaho or ikaw ay employed at 200 pesos naman if ikaw ay hindi employed or unemployed. So, yung MP2 naman po, yun po ay ang voluntarily savings ng ating mga members. So, bale, makakapag-open ka lang ng MP2 account kapag ikaw ay active member ng P1 or ng Pag-ibig. So, bago natin sagutin yung dalawang question natin kanina, ay alamin muna natin yung mga benefits ng active P1 or ng Pag-ibig Regular Savings. So, first is meron kang Pag-ibig savings, of course, and then makakapag-open ka ng Pag-ibig MP2, and then pwede kang kumuha ng loyalty card plus, and pwede ka rin kumuha ng housing loan, and then ng mortgage redemption insurance, at saka yung calamity loan, salary loan, yan yung mga multi-purpose loan, at saka yung provident benefits, and meron din siyang death benefits. So, ayan yung mga ilan sa mga listahan ng mga benefits ng pagiging active sa pagkakaroon ng regular savings or yung P1. So, balik tayo dito sa dalawang tanong, okay lang ba na hindi na mag-contribute sa P1 at mag-focus na lang sa MP2 at may dividends pa rin ba ang MP2 ko kahit hindi na maghulog sa P1? So, I think ang sagot ko dito ay parehas ay yes. Pero kung alam nyo sa sarili nyo na kailangan nyo yung mga benefits ng pag-ibig regular savings or yung pagiging active ng regular savings nyo ay i-consider nyo na hulugan at least once every 6 months kung hindi talaga kaya. Pero yung 200 per month ay malaking bagay na po yun kasi ang minimum sa MP2 is 500. So kung kaya nyo maghulog ng 500 every month, why not maghulog ka din dun sa P1 kasi para sa inyo din naman po yung savings at may mga benefits naman po yung P1. And alam naman na natin na ang MP2 ay naka-lock-in siya for 5 years. Pero kung talagang hindi mo kailangan yung mga benefits ng P1, so ignore mo na lang at mag-focus ka na lang sa Pag-ibig MP2 mo. Pero hindi naman tayo sure kung walang magiging changes sa mga policy or rules ng Pag-ibig pagdating sa dividends kapag hindi ka active sa P1. Kasi ang requirement nga para maka-open ka ng MP2 is kailangan active ka sa P1. So what if baguhin nila yung rules, paano kung hindi na magbibigay ng dividends kung hindi active sa P1? So hindi natin alam, di ba? So para sa akin ay mas okay pa rin na active ang P1 habang ikaw ay may MP2. Pero nasa sa inyo naman po yung desisyon kayo kasi kayo po yung maghuhulog sa inyong account at kayo rin po ang makikinabang niyan. So ayun lang po muna for this video. Thank you so much for watching. Bye-bye!